So yan mga kalapatids, marami nga nagtatanong kay Pilay kung ano na yung update. So yan ang itsura niya ngayon, nakakaawa, tingnan nyo naman. Bibilisan lang natin video, awang-awa talaga ako, no. So yan, di ko alam kung ano yung naging sakit niya. Sabi ng iba is adeno. Pero yan, palala na ng palala, mukhang hindi na makaka-recover to. Yan na talaga siya. Ang lakas na ibon, pero nung galing siya sa race, yan, ganyan na nangyari, pahina na siya ng pahina, mga kalapatids. Pero inantibiotiko na, pero sabi nga, pagka ganyan daw mga rotavirus o adeno, eh wala daw talagang kwenta yung antibiotic. Yo people, how are you guys doing? Kamusta kayo mga kalapatids? So yun, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So yun mga kalapatids, vlog muna tayo, i-update tayo sa mga ibon natin, sa mga racer natin, ano. So yun nga, inabot-abot tayo ng mga kamalasan itong mga nakaraang araw dahil yung noo natin ay tumama sa pinto namin. So tanga-tanga itong pintuan namin kasi hindi marunong umiwas sa tanga. So and update nga tayo kay Pilay kasi marami nagtatanong kung ano na ba yung balita kay Pilay kung gumaling na. So yun, sa nakakalungkot man mga kalapatid, si Pilay wala na talaga, hindi na talaga gumaling, namatay na siya. So nung nakarang araw pa siya namatay, kinuha ko lang yung sensor niya saka yung ring niya. Yun, di, buti na wala tayong magawa, ganun talaga. So buti na lang nasa akin pa yung nanay at tatay niya, pero mas nakakalungkot talaga dahil yung ibon na yun sa totoo lang, dahil sa kanya maraming sumaya dahil sa mga ginawa niya nung nakaraan, dahil 3 months pa lang yata siya o 2 months. Basta magti 3 months siya, nag-start na siya ng race mga kalapatids. So nasasama natin siya sa old bird race noon. Matakin mo, mga kasabayan niya old bird pero siya is young bird lang that time. Tapos napilay pa. So galing talaga ng ibon na yon. So sayang, wala naman na sana akong pakialam kahit nandi siya mag-perform this race. Kaya lang ano sa mga sentimental value na sa akin yung ibon na, ikikip ko na lang sana. Kaya lang talaga inabot ng sakit na wala tayong magawa. So yun, baka ulitin na lang natin yung breed dun sa nanay at tatay niya para makakuha ulit tayo ng ano. Malay natin, meron pa lumabas na mas malakas na Pilay. So yun, move on na lang tayo sa mga racer natin, ano. Kasi yun ang pagpupukusan natin ngayon dahil nga 350 km na this coming Saturday. So yun, update muna tayo sa mga ibon natin ngayon. Samahan nyo rin ako today. Let's go! So yun mga kalapatids, ito na nga yung mga ibon natin, yung mga racer natin, ano. So yan, todo observation ako sa kanila kasi sa nangyari kay Pilay. Akala ko nga nung una mga may tinamaan din ng sakit, ano, kasi pag galing nila sa race mga basa yung ano, yung droppings nila, katulad na itong isa na to, una maris na, oh. So ito, nung nakaraan umuwi yan, ang pangit ng mga droppings, basang basa, pero normal nga lang talaga sa ibon yun pagka galing sa race kasi stress sila. Pero ganun pa man, talagang inobserbahan ko ilang araw, nagbago naman yung droppings niya. Yan, ay yung mga droppings nila, buo. Kalilinis ko lang, dami na naman. Oh. Yan, buo naman yung mga droppings nila, ang gaganda. Oh. So, yan. Saka lagi ko inoobserbahan nga yung pagkain. Talagang under observation silang lahat. Lagi ko inoobserbahan yung mga kilos nila, lahat. Pati yung pagkain, kasi pagka ang ibon hindi kumain, ibig sabihin, may nararamdaman. Yan, maaring may sakit. Yun. Saka sa paglipad din mga kalapatids, pag nagparonda kayo, hindi rumonda, alam na. Sigurado, may nararamdamang kakaiba yun. So, yun. Magpakain muna tayo at magparonda. Saka, kailangan natin ng busugin na busugin sila ngayon kasi nga, bukas is loading namin Thursday ng hapon o ng gabi. Loading namin ng 350 km. Ang release pa is sa Saturday pa mga kalapatid. So talagang hindi pa nagkakarera, stress na yung mga ibon natin dahil nga ilang araw sila sa track. So bali dalawang gabi at isang araw sila sa track bago sila i-release sa karera. So yan, medyo malayo-layo na yon para sa kanila kasi mga young bird pa ito. So tingnan na lang natin, hopefully maganda-ganda uli yung performance nila. Ayos. Ayan, magparonda muna tayo bago natin sila pakainin mga kalapatids. Exercise muna uli kasi ang sama nitong mga nakarang araw, ang sama ng panahon sa amin. Ngayon lang lumiliwanag kaya hindi rin tayo makapagparonda masyado. Ayan, ngayon pa lang tayo paparonda. Oh. Ayan. Labas, labas, labas. Labas, labas.
Bagal. Week. Ayos. Ang galing na oh. Malalakas na magsiyano. Ito yung mga pitik lakas. Yan pa. Labas, labas, labas. Ayan sila oh. Whoop. Yung mga ina kayo, pakita ko sa inyo ang ganda na itong mga breed natin. Ayan lang yung matitira dyan. So lahat naman sila lumabas oh. Ibig sabihin, good condition sila kahit paano. Mamaya pag pinakain natin, tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila. Pakita ko sa inyo itong mga ina kayo. Ang gaganda. Ayan, ano, wala na sila. Ayos yan, rumuronda uli. Exercise. Ngayon lang gumaganda-ganda yung panahon dito sa amin, no? Ngayon, dilim na naman sa bandang dulo dun, no? Yan, ganyan lang tayo ngayon. Exercise. Ayos. So, ayun, mga kalapatids. Ito nga yung pahabol natin. So, dalawa ito, magkapatid. Bali, half-sibling to ni Pilay sa nanay niya. Kapatid niya to sa nanay. So, yan, ang gaganda ng kulay, oh. Itong isa, surbol, mili. Itong isa, hindi ko masyadong ano kung anong kulay kasi may brown-brown, parang may pagka-red check. Ayan. Baka pag naglugon to, magbabago pa kulay na itong isa. Pero yan, ang ganda ng palabas natin, oh. So, yung nanay nga ni Pilay, ang gandang maglabas. Saka yung tatay niya, baka yung pairing ng nanay at tatay ni Pilay ay ulitin natin para masubukan natin ulit. No, pero meron mga kapatid nga si Pilay, si Maldita, saka yung blue checker na hin na laging consistent umuwi sa atin, eh ayun na lang yung natirang kapatid ni Pilay. So next time ulitin natin yung ano, yung pairing, no, para makuha talaga natin yung malalakas na ano, na bloodline ni Pilay. So ito, pahabol natin to, bali mailalaro na natin to sa Old Bird sa September, mga kalapatids. So sana mapatagal natin, no? hindi mawala mga kalapatids, kasi isa to sa pambato natin sa ano, sa long distance. Sana umabot tayo sa Dream Invercargill nating 1200 km, or sana this year meron ng ganung race, kasi nga nung nakaraan dahil pandemic walang race na ganun, hanggang 400 km lang, 450 km something. So walang tawid dagat. So hopefully this year meron na. So isa to sa mga pambato natin. Yan. But sa breeding season, malapit na uli sa August. Lahat ng binred natin uulitin natin para makita natin kung talagang ano yung malakas. Kukuhaanin natin yung malakas sa kanila. Yan. Ayos. Tiyo, ganda oh. Ganda ito. Ganda-ganda ako rito kasi ito dito, ganda-ganda ako kasi tingnan nyo. Yung mata may sibat, may white sa ano, sa mata. Saka ang ganda ng tindig. Pero ang lakas talaga ng dugo ng nanay ni Pilay kasi parehas kak yata itong ano, nilabas. Ayan, oh. Ang galing. So yun. Mamaya pagbalik ng mga ibon natin, pakainin natin sila. Para makita natin kung talagang maganda na yung condition nila. Ayos. So yun mga kalapatids. Ito na nga yung mga pinaronda natin. Ayan, oh. Ayan, tinan nyo. Pagka oras ng race, ayaw magsipasok. Pero pagka, ayan, normal day, ang bibilis magsipasok, mga lokong ito. But anyway, yan o. Pakainan natin sila. Ito na yung hinanda nating paborito nilang pagkain, mga kalapatids. Ayos. Buksan muna natin to. Alright. Pasok na, pasok, 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 pasok. Pasok, pasok. Ayan na. Oh. Yan na, oh. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Nagbabarahan yung ano natin eh. Yung iba mga siga kasi ayaw pong magsipasok eh, oh. Babarahan eh, no. Ayan na. Yung pinaka stubborn natin na huli, oh. Ayan, ayos. So, ang hindi kumain yan, mga kalapatids, sigurado may sakit. Yan. Pero hindi naman. Ayan, tingnan nyo, lalakas magsikain, no? O, diba? So, happy ako sa condition nila ngayon. Pero nung mga nakaraang araw, ninervous tayo dahil nga sa nangyari kay Pilay. Pero sa ngayon, ayan, nakikita natin, okay naman. Ayos. Sana tuloy-tuloy lang ang condition nila hanggang bukas. So bukas loading na. So pahinga na lang siguro sila bukas dito sa loop. Then karera na naman sa Sabado, mga kalapatids. Yan, so yun.
Shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout. Bali, splash ko na lang pala yung mga name ng mga nagpapa-shoutout dito, mga kalapatids diyan. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel natin, no. Sa mga nag-share ng video natin, maraming salamat. So, ayun. Shoutout sa ayan. Splash ko na lang diyan yung mga name nyo. And yun. Lagi nyo lang share yung video natin. Next ano natin sa mga susunod magpaparapol na tayo yung yung unulop na name na print sa siguro t-shirt sa mga taga Pilipinas, no. Yan. So share lang kayo ng share. So yung sexy tari natin uli ang mamimili dun sa parapol natin, ano. So yan, sa mga nag-share ng video, yun. Yun lagi ang pipiliin natin sa mga sumusuporta sa channel natin lagi. Ayun yung bibigyan natin ng parapol natin. Ayos. So yun, dito na lang natin yayarin yung vlog natin, mga kalapatids, ano. So yan, yan muna yung update natin sa mga ibon natin, no. Ayan, oh. So yun, see you next vlog na lang. Happy flying sa inyong lahat. Abangan nyo yung loading natin bukas, 350 km. Ayos.